May 9, 2022 ang darating na eleksyon at kailangan maging handa ang lahat. Kaya safety reminders pa rin po. Sundin pa rin natin ang health protocol. Lagi magsuot ng face mask. Iwasan natin ang crowd or panatili ng social distancing at iwasan po makipag-usap. Bilang Certified Board of Election Inspector ng COMELEC at DOST, magbibigay po ako ng ilang safety tips para mas maging mapadali ang inyong pagboto at mas maging maayos ito. Una, mahalaga na dala mo ang iyong ID sa voting places. So dahil online, ay dahil computerized ang pagboto ng a-clustered precinct siya, so hahanapin mo kung saan ang a-clustered precinct ang iyong presinto. Madalas apat na presinto yung nakaklaster sa isang classroom. So hanapin mo yung classroom kung saan kabilang ang iyong presinto. Mahalaga na meron kong ID at pag alam mo na yung precinct number mo, mas madali ka na makakaboto dahil mas madali kang pawapasukin at mas madali kang bibigyan ng balota. Kaya ingatan po ang balota dahil sensitive po ito. Ayusin po ang inyong pag-shade. Pangalawang safety reminders, mahalaga na magdala kayo ng sariling ballpen. Yes. Hindi na po sensitive yung scanner natin. Basta normal na ballpen lang po. Huwag po yung sign pen. Baka ako po kumalat at hindi mabasa ang inyong pagboto. So, normal na ballpen ay kailangan lang po na gamitin. And pangalawa, yun nga, dapat ayusin po yung pag-shade natin. Dapat sakto po. Bawal po yung overvoting. Dahil kapag overvoting or sobrang iyong shinidan, makakounted po yun as overvote or hindi po mababasa ng machine. So, bali wala po yung boto nyo. Kaya, lagi tandaan na kung ilan lang dapat iboto, isa-isa lang po. Sa senador lang po, sa council, pwede kayong bumoto ng marami. Okay. And then, mahalaga po na mayroon tayong pasyensya sa pila at cooperation. So, dahil mainit, expected na magdala kayo ng payong na pamaypay ng inumin at maipag-cooperate po tayo para maging maayos po yung election, maging mapanuri din po tayo sa ating paligid. At sa pagboto po, kailangan na i-check nyo rin po paglabas ng balota kung tama po yung lumabas na sa resibo at sa inyong shinidan. Kaya tapos pagkabot, labas nun, ilalagay nyo rin po yung sa ballot box at dapat po ay ingatan. Or bawal pong iuwi sa bahay dahil malaking problema po yun or pwede kayong kasuhan ng COMELEC ng gobyerno. At maging mapanuri din po sa paligid, dapat po na tignan natin lalo na kung gabi kung may mga gumagawa ng masama or labag sa ating batas. At dapat panatili na maging maayos ang ating pagboto. At last one, best tips is pumili ng tama. At kailangan kung sino man yung mananalo, dapat igalang po natin ang opinion ng madlang people or majority. So sana nakatulong po ang helpful tips na to para sa darating na eleksyon. So vote safe Pilipinas! Bye!